All right. Yeah. This is The Powerful Comics Man, Gerald Delgado, with Chris Bakula. Chris Bakula Comedy Podcast. At ito ang sausawan. Sausawan. Lulubog lilitaw sa sausawan. Masarap. Yan. Dapat merong W eh, di ba? Lulubog lilitaw sa sausawang... Sa sausawang walastik. Balasaw. Balasaw. Ah, parang ano, yung rhyme. Yung oo, rhyme diba? Dapat may saw eh, di ba? Basta ganun. Makakaisip din kami, di ba? Sausawa. Sa sausawa ng kalabaw. Kalabaw. Diba? Bakulaw. Anyway, magandang umaga, magandang hapon. Ay, di, hapon. Kasi 3 p.m. kami nag... Premiere. Nagpe-premiere sa mga, sa mga bagong sausaw. Di ba? At 3 p.m. ang usual na premiere ng mga videos namin, mga bagong upload na episodes. Dahil hindi namin kaya makipagsabayan sa mga malalaking channel. Kagaya nila Atty. Libayan. Oo, na Nico David at mga kung sino-sino pa. At ni Raffy Tulfo, syempre. Oo, ating diba? Iniidolo. Ang ating bida na si Raffy. Sir Raffy. Senator Raffy. Senator Raffy Tulfo na hindi umubra kay maring Cynthia Villar. Siya nga pala, Jack, gusto natin i-plug din yung ating Facebook page sa mga sausawanatics. Oo, diba? Sausawanatics. Sausaw. Parang sausaw na lang siguro yung itawag natin. Mga diba? Kasausaw. Wag, parang ayaw nung may kae, di ba? Kasi parang ano, parang ang pangit na may kasausaw, parang may ka-threesome ka. Sausaw na lang. Mga sausaw kayo. Diba? Kung anong gusto niyo itawag for sa now, for kung now. Kung ano gusto niyo itawag sa sarili niyo, okay lang. Sabagay, tama naman. You are special. Pero for now, just to address, siguro parang sa akin, sausaw. Yan, so nasa 124 followers na tayo and 81 likes. Diba? It's so criminal. Na yan, ganyan lang ang followers natin. Kaya nga. Diba? Tingnan yung ano natin, parang di pa nga tayo monetize eh. Pero okay lang naman. Kaya tulungan nyo kami na ma-achieve yung goal namin na matulad sa likes nila Atty. Libayan, Nico David, and kay Sir Raffy Tulfo. Sir, si Idol Raffy. Raffy Tulfo. Kundi, Je, titigilan natin tong putang inang kabaliwan na to kung di nyo gagawin yan para sa amin. At kailangan nang... kailangan nang i-shotgun yung mga hinayuan. Hindi sumasakay sa amin sa ride na to. Oh, well, okay lang naman. Basta nag-e-enjoy tayong lahat. Basta dito sa Sausawan Podcast. Also, dito tayo. Also, Je, dito tayo and gusto ko lang sabihin na bumili na kayo neto. Ano ba yan? Since wala tayong sponsor, itong aking disposable vape na XP3 with 2,000 puffs is only 350 pesos. May ano ba? May libreng meetup ba with Chris Bakula? Pwede. Oo. Pwede. Ano to? May flavors tayo. May ano ba to? Ano ba yan? Green apple and strawberry ice cream. Oo. Yan. Hit me up. Pero ano daw? So nagbebenta ka na nga, pusher ka na ng vape ngayon, tol. Ganun ba? Masabi mo yan, Jim. Si Lolo Ben ay naghihirap na. Ano bang kumpanya yung vape na yan? Galing daw Japan yan eh. Galing Japan. Galing Japan tong XP3 eh. 'Di ba? So basta makakahanap din tayo ng ano ng sponsor. Sana naisip ko nga 'di ba, parang since idol natin si paring Joe Rogan. Yep. May mga dildo kayo dyan product. Na gustong ibenta. Di ba? Mga baka mayroong sex toy shop na gustong mag-sponsor ng sausaw. Tama. Bagay na bagay sa inyong brand. Kita mo naman. Di ba? Puro kamunduhan ang mga pinag-uusapan namin dito. Tama. Pero ngayong gabi, iibahin muna natin ng konti ang mundo ninyo. Tama. Pag-usapan muna natin ang mundo ni Alex Gonzaga. Oh, hindi maaring hindi makisausaw ang Sausawan Podcast sa usapin ng maitatawag mo sa ginawa? Pambabastos at pangmamaliit at pang alipusta. Oh, yan. Pang-alipusta. Yun, pang-alipusta ni Alex Gonzaga di umano sa isang hamak na pobreng waiter. Waiter? Ano ba yung waiter sa Tagalog? Tagapaghintay. Diba? Bakit ba nga ba waiter? Pobreng tagapaghintay. Diba? Naghihintay lang. Naghihintay na
maghihintay na mapahiran ng cake. Oo, teka. Pakita natin. Meron nga niyan. Yeah. Meron tayong... Yan. Oh, nakahanda na ang video ni Alex Gonzaga. Hindi na malamang napanood nyo na yan. Napaka ilang beses na. Jem, maraming... Ayan, ito. Yan. Sino ba yan? Ay, teka. Para siyang in Ash Wednesday. Oo nga eh, diba? Para siyang Ash Wednesday. Peace be with you. May the Lord God have mercy on your soul, manong waiter. Pero... Kasi ano to eh, Christian to si Alex, di ba? So baka nag-Ash Wednesday shit siya. Hindi, born again niya ata siya. Walang Ash Wednesday dyan. Hindi ko sure. Pero parang born again sila. So pang-Catholic pala tong Ash Wednesday shit. Walang ganyan sa born again. Pero maraming nagulat na 35 years old na pala siya. Sabagay. Kasi parang yung image sa social media, parang nasa 30s or 25. Parang ganun. So, sabihin natin ngayon kung ano ang prevailing thoughts dito sa pangyayaring ito na ginawa ni Alex Gonzaga. Na kapatid ng number one... Influencer? Celebrity. Oh. In the whole Philippines. The most powerful influencer daw. Self-proclaimed. Yung asawa niya yata nagsabi nun. Self-proclaimed ng asawa. Mm-hmm. Number one. Husband proclaimed. Most powerful celebrity in the Philippines. Kasal na ba sila? Kasal na sila? Official na husband na talaga siya. Kasi may mga ibang magkasama pero hindi naman official. Diba? Oh, at saka ano yan, si Tony Gonzaga, gold standard yan. Isa pang nagkiklaim na gold standard siya sa pagkabirhen. Kinakalaban ba niya yung talk show ng... Si Moira. Hindi. Kinakalaban ba niya si Raffy Tulfo sa kanyang talk show? Kasi parang ganun yung setup niya. Eh, no? Oo, nagpa-podcast. Actually, maganda yung podcast ni Tony Gonzaga. Style talk show. Talk shows. Well, tingin ko podcast na rin yun eh. Di, oo. Well, may mic yun, definitely. Siguro nasa taas na lang. Boya. Pero ano siya, tawag dito, okay siya, pero hindi siya katulad natin na spontaneous. Yung mga ano niya, heavily edited. Saka may series of questions na beforehand. Oo, di ba? Naka-ready na yung mga sagot. Parang nga siyang si Oprah. May nag-comment nga sa akin minsan, sabi dun sa podcast ko. Siyempre minsan, dito kasi, minsan makikita mo parang makapatigil ka. Kasi nag-iisip kami. On the fly. Mismo. Diba? Wala na tong cut. Walang second take, third take. Walang cut dito sa Sausawan Podcast. Kumbaga, one shot na to. Diba? Tama. Well, nothing against dun sa pagka-cut kasi ganun ang gusto nilang format. Ibang genre. Sa amin kasi, what you see is what you get. At saka sa amin kasi, ang isang motto namin yung honesty. And free-flowing. Honesty, kung ano yung gusto naming sabihin. Pero napag-isip-isip din namin na parang kailangan medyo mag-abide din tayo ng konti sa rules. Alam mo, Jay, minsan gusto kong maghanda ng mga index card natin para may mga bullet points tayo. Para hindi tayo nawawala tayo eh. Mm-hmm. Na parang kumbaga sa tubig sa dagat. Oh. Para tayong lumulutang sa maling direksyon. Pero may dahilan kung bakit tayo napadpad doon. Tama. Diba? So, minsan nadadala talaga doon eh. So, tingin ko kasama sa conversation talaga yun eh. Tama. Yun doon pumapasok yung pagiging genuine nung usapan. Kasi ganun sa mga normal na usapan. Sa inuman, ganun din yung mga usapan. Minsan may mga conspiracy theory, minsan may mga chismis, at minsan may mga problema at heartaches. At ngayon sa mga inuman ang usapan, itong ginawa ng walang yang tong si Alex Gonzaga. Pakita mo, Jay. Alex Gonzaga, ulit natin. Let us relive. With sounds, Jay. Kasi party-party yung sounds na yan. Teka, paano ba? Bagay ng sounds yan. Ito yung nilakasan natin. Ulitin natin. Yan. Kuha na sa birthday tayo ni Tony. Yan. Ni Alex. 35. Happy birthday, Alex. Oh, happy birthday. God, cheers. Yan. Bakit? Happy birthday. Ano gagawin? Oy, putang ina. Ba't mo ginawa yan, Alex? OMG. Alex, anong ginawa mo? OMG. Bakit mo ginawa yan? Ba't mo ginawa yan? Lasing ka ba, Alex? Tapos anong sa tingin mo? Anong sinabi nitong si Pards sa isip-isip niya? Kunyari, ikaw siya. Anong sasabihin mo kaya? Yan, si Alex. Tapos, ata. Buga. Tapos, ano kayong gagawin niya? Yan. Ano kayong iniisip niya? Ang kulit talaga ni Ma'am Alex.
Okay lang, malaki daw magbigay ng tip yung mga pamilya niya yan. Oh, di ba? So, yan, balik na tayo siguro sa kay ang Alex. Focus siya kasi, ito, ang focus dyan kay Kuya Waiter. Oo. Yan ang focus kayo ng mga netizens ngayon. Mm-hmm. Yan, ang sa isa, kanya. Ang kaawa-awa na... Sino ba? Si Mang Danny na lang. Si Hindi, Mang Danny. May pangalan na siya ngayon. Sino? Kasi si Allen. Allen, nakita ko. Totoo? Oo, oo, oo. Baka gawa-gawa lang yan. Hindi. Basta, may, kasi bigay ng statement yung ermat ni na Alex Gonzaga. Si Miss Pinti. Si Mami Pinti. Pinti. Tapos sabi niya, suki daw nila itong caterer na to. Ah. So, kilala na nila itong mga, yung mga tao doon sa catering service na yun. So, wala sila sa isang restaurant, nasa bahay nila siguro o rented space, tapos itong mga to, pumunta lang doon. Oh, private event nila yeah. yan. So, hindi natin alam. Tapos, inarkila natin itong catering service ni, kung saan nagtatrabaho, si Allen. Alias Allen. Si Mang Allen. Oo. Oh. Kasi nasa isip ko, Jen, nung una ko napanood yung video, nasa isang bar sila, tapos nirentahan nila yung buong bar, tapos itong si Mang Allen, is a wait staff doon. Pwede yung, naman. Pero yun yung sinabi ni Mami Pinky. Pero kung ganun yung sinabi ni Mami Pinky, eh talagang kakilala talaga nitong si kilala. Allen. So apparently, hindi naman daw niya parang doon lang nakita tong Allen na to. So yun ang pinakabagong information na nakita ko dyan. Yan ang problema sa mga face mask na yan. Hindi mo tuloy makita yung totoong expression ng tao. Kung umingiti ba siya? Di ba? Pero feeling kong umingiti kasi yung tingnan mo yung ilong. Oh. Yung wrinkle ng ilong. Tingnan natin. Nakangiti siya eh. Nakangiti yan. Oh. Well, syempre, hindi nakangiti yan. Pero... Tingnan mo. Teka. Tingnan mo yung ilong ko. Ito ilong ko, di ba? Pagod ko. Oo nga. Tayo naman, diba? Sabi mo talagang nakangiti. Kasi diba? Pwedeng pag-galit ka. Pero pag nakangiti ka. Oh, di ba? May wrinkle. Nakangiti yan siya. At saka yung mata. Oh. Pag nagdo-drawing ka, minsan hindi sapat na lagyan mo ng smile yung ano eh. Bawa, sa storyboarding kasi, minsan sasabihin sa'yo, gawin mong mas malaki yung ngiti nung character. Oh. So yun ang sasabihin nung paparevise nila. So o kaya minsan sa halip na kaganoon lang papangitiin mo. Pag nilagyan mo ng ngiti na ganyan, pag hindi mo inayos yung mata, hindi mo ang nakangiti eh. Tama. Makikita mo kasi hindi kita. Alam mo ba kung ba't alam ko nakangiti siya at ba't kailangan focus mo yung ilong? Mm. Kasi may kakilala ako nagparitoke ng ilong. Huwag natin sabihin yung pangalan niya. Pero si Sofia. Pero tawag dito, isang bagay ang hindi mo pwedeng gawin sa nagparitoke, ang pangitiin. Talaga? Kasi natitrigger yung ilong. Ooh. So hanggat maaari, hindi ako nagpapatawa sa harapan niya. So pagbago. Pagbago lang, pero after. Sa healing process, dude, sa buong 1 month na healing process, hindi mo siya pwedeng patawanin ng sobra-sobra. Pero after that, may konting sakit pa rin. So, tingnan mo yung reaction ng ilong ni Mang Allen. So, alam ko na nakangiti talaga siya dyan. At for one, pag ganit yan, tingnan mo may wrinkle yung ano niya. Ito, ang tawag dito bro, yung sa baba ng forehead. Basta yun. Yung kay Goku, di ba? Si Goku pag galit, makikita mo yung highlight dito ng drawing, di ba? Yung yan. Turo mo ng mousepad. Ito. Yan. Walang wrinkle eh. Oo. Pero may wrinkle na siya. Oo. Bakas mo yun. Pero hindi kumunot yung noo. Hindi kumunot yung noo niya. So nakangiti siya. Well, nakangiti siya pero maaring awkward ng ngiti. Yun ang hindi natin alam. Awkward ng ngiti or yung uncomfortable ng ngiti. Ayon sa netizens, di ba? Pero yun na, i-preface muna natin. Sabihin natin ng estado nitong issue na to for now as it sits. Hmm. So basically, dahil sa ginawa ni Alex Gonzaga na yan, ay ang take ng majority ng madlang people ay bastos si Alex Gonzaga. Bastos, tapos, walang breeding. Tapos squammy mentality. Ang sinasabi nila kasi, sa halip, nandun naman yung asawa mo, kung gusto magkulit-kulit, di dun ka sa asawa mo mangulit. Diba? Tapos, at saka, yan, hindi daw naman niya kilala tong lalaking to. Nag-assume sila na hindi nila kilala to eh, di ba? Fucked up yun, bro. Tapos, syempre,
ano daw mafi-feel mo kung tatay mo to, 'di ba? Or kamag-anak mo, 'di ba? Parang ganyan ako dati nung Sun Life ako eh. Oh. Pag may kausap akong kliyente, oh, pinapa-feel ko yung worst case scenario. Mm. Pag nagbebenta kasi ng life insurance, laging worst case scenario para mabentahan mo sila. Mm-hmm. Kaya ayoko yung profession na yun eh. Kasi lagi mong tinatakot yung kliyente. Oo. Parang paano pag namatay yung breadwinner? Mm-hmm. Paano pag napilayan ka na aksidente? Kasi sino na ang mag-aalaga sa pamilya mo? So sa case in short, oo. In short, ano siya, parang you're tugging on the emotions mismo ng mga tao. And, na parang pag naisip mo yung sense ng sinasabi na yun, oo nga, no? Parang, tama. Di ba? So, dapat pala mas... So, kumbaga, it makes the impression that it is much bigger than what you think it is. So, pag may ganun kang way of selling or way of convincing, nagpo-force ka ng reaction eh, na parang you have to decide now. Oh. Anong gagawin mo na? Ang gagawin mo, bibili ka ba Sun Life? Parang kung wari, ito, sige mo kung tatay mo yan. So, anong gagawin mo kung tatay mo yan? Anong gagawin mo? Magagalit ako! Tatay ko, papahiran mo ng ano? Ng cake? Icing? Ng icing? Hindi mo siya sinaktan, ha? Pinahiran mo lang siya ng icing. Dapat barili mo siya ng shotgun. Oh. Sino mang... Tama. Tinama to, at first bro, nung nakita ko tong video na to, I was offended. Talaga ba? I was offended for Kuya Allen. Oo. For Mang Allen. Alias Allen. Kasi ano eh. Check ko nga pa. Kaya nga. Alec, baka Alex. Huwag mo na i-fact check yan, okay, bro. Okay. Basta si Allen na siya mula ngayon. Pag dito sa Sausawan, Allen. Basta Mr. Waiter, ikaw na si Allen sa Sausawan Podcast. Pag makikita mo yung mga mukha namin ni Gerald, iisipin mo na si Allen ang pangalan mo. Iko-condition namin, kung yung mga netizens na condition nila yung utak mo na ma-offend kay Alex Gonzaga, kami, iko-condition namin na ang pangalan mo dito sa podcast na to, pag lumapag ka man, ay si Allen. Okay. Hindi na kailangan na i-fact check ni Gerald to. Binigay mo pa ng trabaho yung co-host ko. Anyway, nung una ko nakita to, Je, na-offend ako for Kuya Allen. Okay. Kasi... si Alex Gonzaga is a big name. Kagaya nga ng sinabi natin kanina, ito ay kapatid, kapatid ng self-proclaimed number one celebrity in the whole entire universe of the Philippines. Allen pala. Allen, hindi muntik na. Diba? Basta Allen. Basta ako Allen pa rin. Sige, basta Allen na. Alam mo, Allen, pag hindi mo tinanggap na Allen ang pangalan mo, putang ina. Kaya kang maaabutan ng noon mo. Yung bunganga mo, magkakaroon ng mga multiple bullets. Wow! At mahala kayo, mga netizens, na woke, away nyo ako, mga hayop kayo. Bumuli kayo ng XP3 ko para kumalma kayo. Hindi, wag. Relax ka lang. Okay. So, nung una kong nakita yung video, bro, I was offended for Kuya Allen. Kasi nga, napaka-big name nito ni Alex Gonzaga na parang you could not help but hate. Kasi she's somebody na kung saan lahat ng meron siya, wala ako. Oh. Mayaman, may ilang million? 13 million yata subscribe. Tayo 530 lang. Diba? Araw-araw kong tinitignan Gerald ang 540 subscribers natin, na umiiyak ako eh. Umiiyak na parang gusto kong shotgunin yung sarili ko. Hindi ako gaya ni Alex Gonzaga. Sabay kaming umiiyak, di ba? Na parang may mga prank lang. Putang ina, nakaka 10 million kada isang episode niya. Oh. Na walang kwenta-kwenta. Like itong nagpa-eye siya ng cake. Ikaw ba, Jay, isipin mo, magpa-eye ka ng cake ngayon sa akin? Oh. Tingin mo ba, magiging ganyan ka-viral yung gagawin mo sa akin? Wala. Saan magagalit ba sa akin kaya? Di ba? Pag gano, sino kaya ang kailangan kong pahira ng cake para may magalit sa akin ng sambayan ng Pilipino? Alam mo kung sino? Sino? Si Ben. Si Lolo Ben ang si Lolo Ben. Baka mabaril ako noon. Kaso sabi nga ni Atty. Libayan, hirap daw ang kanyang reaction time. Meron siyang delay daw. Okay. Parang pag si Lolo Ben, pag ako daw nagsasalita, hindi ko daw ma-express fully ang aking thought. Parang kung pagkuhari law firm ang sasabihin ko law, tapos magbibilin daw lang 5 seconds. 1, law. 2, or 5. Firm. Eh, hayop ka pala, Libayan. Bakit tayo sa Libayan? Nagkataon lang hindi ko nainom yung aking losartan nung mga panahon na yon. You cannot judge me, Libayan.
Matanda na ako eh. No. Pag dumating ka sa age na magiging lolo ko na at may mga apo, malalaman mo na mahalaga pala mag-take ng Losartan, ng Viagra at marami pang mga medicines. Medicines. Itong si Alex Gonzaga, sabi nila naka-lasing daw. Lasing ba siya niya? Naka-droga pa yata. Ang dami naman, mga... Huwag naman natin ako sa hunt. Nakita ko sa comments, bro. Ang dami nagsasabi. Ang dami nagsasabi na alam mo, kung naka-droga ka, hindi mo gagawin niyang ganyan. Okay. Masaya lang siya. Siguro exhausted lang siya. Okay, ganito. Magbigay tayo ng take natin kasi napapahabaan na masyado tayo, no? Etong gets ko naman kung bakit... Na-offend ako. Kung bakit madaming ganun nung una iniisip, di ba? Naiintindihan natin lahat yan na parang on face value, hindi talaga madaling gawan ng mali siya, madaling bigyan ng mali siya dahil una, nakakaangat sa buhay ng di hamak tong si Alex Gonzaga. Tapos merong hindi nakita na meron sila, hindi na-establish kung anong relationship niya dito sa taong to. Kay Allen. Madaling mag-assume na hindi niya kilala. Kahit ako, parang iisipin ko, baka hindi niya kilala to, di ba? Kasi waiter lang to. Waiter, di ba? At saka, hindi, everybody assumes na mahirap siya, di ba? Si Allen. Si Allen. So ngayon, kumbaga, papasok dyan yung ano eh, yung... Oppressed. Na-oppressed si Allen na hindi siya makapalag dahil oppressed siya. Dahil mayaman. At kailangang ipagtanggol. Ang naaapi! Diba? Dapat ipagtanggol natin siya dahil ang isang katulad ni Alex Gonzaga ay entitled bitch. So masasabi mo, Je, na itong si Allen dapat magsumbong sa Rafi Tool for in Action? Kumbaga, pag ginaganyan siya? Pwede. Hoy, Allen! Kuya Allen! Bibigyan siya ng 10,000. Kuya Allen! Magsumbong ka sa show ng kapatid ko. Kala ko sa Showtime. Wala. Mag-i-spit lang yung hype na Jackie na sa Showtime. Huwag ka magsumbong sa Showtime, Allen. Magsumbong ka sa kapatid ko. Anyway. So, yun ang impression dun eh. Yun ang virtuous na dahilan kung bakit mo ibabash si Alex Gonzaga. Okay? Yun yung parang feeling mo by standing up for Allen ay nagiging virtuous ka. At parang nasa panig ka ng tama. Yun ang ano dun eh. Which is, pwede mo namang sabihin na ganun nga. Diba? Pwede mo namang, kasi naturally, tayo, naawa tayo sa underdog, kinakampihan natin ng underdog, at saka naawa tayo sa mga mukhang naapi. Saka may evidence, may video evidence. Oo, diba? So, like ito, dude, yung painting na to sa likuran ko. Ang daming pwede mag-interpret niyan kung anong meaning niyan eh. Oo. Pero yung mismong artist talaga magsasabi sa'yo kung ano talaga ang ibig sabihin niyan. Pero ang daming mga art critic, it depicts yung depression, yung emotions ng artist ng kanyang current state. Pero pag sinabi ng artist, wala, nung ginagawa ko yan, parang wala lang sa akin. Sabog lang ako niyan. Diba? Hindi mo alam eh. So ito, ang dami ng interpretation sa video. Ito pa isang interpretation na kung ba't daw inano yung ano. Sinaboy ng cake. Kasi i-play mo. Oh. Yung Lucis daw namatay. Oh. Tapos ngayon, na-insula si Aspar, ba't namatay yung Lucis? Dapat ihipon ko yun. Kaya, ulul ka, Allen. Ganun ba? Actually, pwede nga. Isang take yun. Kasi, yung Lucis, gusto niyang hipan. Nung inusod niyang ganun, namatay. Parang, nga. Ulul ka, gusto kong hipan yung Lucis. Hayop ka, Allen. Oo nga. Actually, it makes sense. Mukhang yun nga nangyari. Parang yun na nga lang ano, ayoko nang i-repeat tong kandilang ano. Actually, hayop ka talaga. That's a good observation. Oo. Ako hindi ko napansin yun eh. That's a good observation. Ayun o. Ayan. O yan o, tapos nawala. Tumigil siya eh, may pause parang, eh. Nalungkot ako. Diba? Yun ang gusto niyang bugahin eh. Yun ang gusto niyang i-blow. And you have to understand, these bitches, hindi naman sila entitled, pero typical sa mga babae, ako may babae akong girlfriend, syempre. Na pag nasa restaurant sila at may kilala silang waiter or staff na komportable sila o suki nila, mahilig silang hindi naman bully, basta, maharot sila parang binumura nila in a jokingly way tapos parang inuutusin nila oy bili ka nga dito ng Marlboro bili ka nga ng mangga sa labas kahit wala yung mangga sa menu nila nagte-take ng extra effort yung waiter na bumili ng mangga sa labas para i-serve yung number one client nila para please so lalo na kung maganda yung chick diba ito saka
alam mo ba kung ilang lalaki magkakandara pa para hawakan ka ng babae sa mukha? Mm. Etong si Miss Alex ay napakaganda nito. Chicks to eh. Mm. Diba alam ko na iba-iba tayo ang taste pero mahawakan lang ni Alex Gonzaga ang iyong mukha. Masaya ka na. So, nung ito ha, if you look back at the video, nung pinahid ni Alex, ang hindi awkward sa naramdaman ko para kay Allen at nung second look around. Second tingnan natin, around. Tingnan natin. Naroon ako parang, nice. Nice. Grabe. Baka magselos yung asawa mo, ha? Baka magselos yung asawa mo. Actually, hindi sapat yung, para sa akin, hindi sapat yung time na naibigay dun, na nakita sa video para i-judge mo kung na-offend talaga si Alex, si Alan eh. Ito diba? Si Danny Barreto kasi, hayop ka. Sinong Danny Barreto si yan? Si Danny Barreto kasi yung nag-share ng story na yan sa kanyang Instagram ba? Yung ano yan eh, yung anak yata ni Marjorie or Gretchen Barreto. Kapatid ni Julia Barreto. Oo, yan si Danny Barreto eh, kaibigan niya at katropa ni Alex Gonzaga na siguro inggit kay Alex. Ikaw naman pala! Danny Barreto ka? Hindi mo kinumpleto yung video mo. Oo, tagal-tagalan mo naman. Sumalay mo, after nung pagpahid ng cake, sabi ni Alex Gonzaga, Kuya Allen naman, next time naman, kasi moment ko yun, 35 na ako eh. Oo, bakit naman kasi ganyan? Oo, support ang nilagay mong Moses Bakit naman ganyan? Parang ano eh, parang nasindihan na yun ng bagong taon. 10K na yung tip ni Mami sa'yo eh, tapos ganyan-ganyan lang. Ano ba naman Kuya Allen? O sige, ulit natin man. Ma'am, tapos nakipag-inuman si Kuya Allen. Tapos happy-happy. Si Allen pala yung tanggero dun sa, kaya nalasing si ano, di ba? Si Alex Gonzaga. Kaya Alex Gonzaga, kung magagay ka man, pagalitan mo yan si Danny Barreto kasi sinabotahin niya yung birthday mo. Kasi yung mga babae, may mga inner jealousy yan. With one another. Ako nga, hindi ko kilala si Danny Barreto eh. Kaya nga diba? Eh. Kaya, diba? Tapos ngayon, baka naiinis pa siya. Ano ba yan? Bakit ako hindi ako sikat? Bakit hindi ako pinag-uusapan? Di man lang binibigyan ng credit na ako yung nagpakalat. Wala man lang si TTO. Si TTO. Bakit si Julia lagi ang sikat? Bakit ako hindi? Alam mo bakit? Bakit, Danny? Kasi pangit ka! Yun lang naman ang dapat doon. Hindi ko sinasabing pogi si lolo mo. Ang sinasabi ko as compared kay Alex at Julia, di hamak na mas hubog ang kanilang physical attributes. Yun lang. Wala siyang vlog siguro. Anyway, gusto niya maging parang si Alex. Anyway, na-hybrid ako, Jake. Kasi nung una, parang naging hater ako ni Alex eh. Tapos when I looked at the video the second time around, nakita ko yung mga minor details and sabi ko, teka lang, ano pa ginawa kay Kuya Allen? Okay. Yun lang. Gawin nating seryoso, di ba? Kasi meron akong dine-develop na parang philosophical thing. The comics man way. The comics man method. Abangan nyo yan. Ano ko yan. Gagamitin ko yun. Gagamitin ko yun para i-analyze ang mga bagay-bagay, mga issue. Ganon. The comics man method. KM. Tapos, itong Alex Gonzaga na to, ginagawa, ngayon kasi under development pa eh, pero may mga insights na ako using that. Tapos, isa to sa pwedeng, kasi may malalim na ugat yan eh. Unang-una, bakit ba si Alex Gonzaga? Kasi itong ginawa niya, nangyayari yan sa mga ano eh, sa mga opisina. Yan, typical diba? Yan. Typical na nangyayari yan sa mga magbabarkada. Hindi ko sinasabing tama siya, ha? Hindi ko sinasabing mali siya. Ang sinasabi ko, ay nangyayari yan. Sa office. Ano ang pinagkaiba noong si Alex Gonzaga ang gumawa? Tama. Diba? Kasi kung nangyayari yan sa isang tao, sa typical, kasi ako galing ako sa opisina dati. Tama. Akong ako, si Alex Gonzaga. Ganyan ako. Tama. Ganyan ako kaharot. Ganyan ako. Baka mas maharot lang siguro siya ng konti sa akin. Noong time na nag-work ako sa Anytime Fitness, bro, meron kaming trip doon eh. Yung pag iniwan mo yung phone mo, ang gagawin nila, di ba pwede mong iano yung camera, ibuksan, picture, mag-selfie yung mga staff, yung mga cleaners, yung mga coaches, pati yung manager namin para... Tapos makikita mo na, tanginan to ang mga picture sa cellphone ko. So ganun yung, kaya huwag mong iiwan yung phone mo. Pero yung mga iba na hindi alam yung sistema na yun, mapipikon, tangin ba, pitrapan mo yung cellphone ko? Pero kami, gets, ito yung culture namin, diba? Sa office eh. Sa amin, ang ginagawa pag naiwan mo yung Facebook mo,
na ilalagay parang nag, I'm gay. Ganun. Oh, mga ganun, no? Kaya I like boys. Yeah, kumbaga i-check in mo sa Sogo, just checked in Sogo. Oh, mga ganun. 'Di ba? So at saka dati, 'di ba, kinukuwento ko nga yung ano eh. Actually na pag-usapan ko to nung nag-live ako minsan dun sa ano, a few days ago. Dun sa channel ko. Ito si Alex. Alex. Konti lang naman. Sabi ko, dito na lang namin pag-uusapan. Pero ganyan kasi ako kakulit. Meron akong isang office mate na babae na win na lang niya ako rin. Kapag parang nagiinom man kami. Win na lang niya mo. Lasing na kami noon. Tapos, nagtatawa. Basta kumakanta siya. Kumakanta siya ng AGs. Diba? Tapos akala ko yung huwag ka nang mawala. Hindi. Ngayon. Sakto sana kung yan ang inano niya. Hapos mo ng songbook. Hindi kasi, ang ginawa ko, habang kumakanta siya, kasi halimbawa nandito ako, nandyan lang siya, kumakanta siya. Tapos parang feel na feel niya kasi lasing din siya. Ang halik mo. Ganyan. Namimiss ko. Ang ginawa ko, meron akong hawak na papel, binibilot-bilot kong ganyan kasi kumakain na yata ang bubble gum. Tapos ginawa ko, hinagis ko sa bunganga niya. Tapos shoot. Shoot eh. 3 points. Diba? Hindi ko naman ine-expect na shoot yun, di ba? Para mo siyang shinat ka ng papel sa bunganga. So pagka-shoot niya, tapos feeling ko tumama pa doon sa ngalangala niya. Tapos di ko alam kung nalulnok niya. Yo. So, kung isipin ko naka-video 'yun, bro, mas oo, lalo, 'di ba? Pero nung basta gano, kumbaga, ang tagal niya bago ako napatawad noon. Kumbaga, nagtampong tampororot siya, tampororot talaga siya. Kasi yung crush niya nakita. Ay oo. Bawas ganda points 'yun eh. Oo, 'di ba? Pero asawa niya na ngayon yung crush niya dati, so okay lang. Oo. So ngayon, hindi ka na HR. Di naman. Kasi let's meet up the HR. Actually, ano ko, parang TL ko pa nga yun eh. Oh. Hindi kami call center, pero parang ganun yung relationship namin. Boss mo siya. Superior, tama. Pero ang grabe, punto... Grabe, ang laks ng loob mo, Jay. Okay, parang kasi Lolo Ben. Iba kasi yung kultura dun sa office namin doon. Iba yung kultura nila. Tama. Namin doon dati. At saka ko na ikukwento yun. Saka ganun sa office space, bro, eh. Parang it may not be understandable sa nakakarami, pero may certain bond ang meron ng kaya nga minsan sa office space nagkakaroon ng landian diyan eh. Pero sasabihin nila hindi naman office space tong scenario dito kay Alex Gonzaga, di ba? So pero ang punto ko is meron talagang mga maharot na tao. At hindi ko sinasabing okay siya, kasi merong mga tao na meron ako ka-office mate na hindi ako kayang i-take eh. Tama. So parang aburido sila pag nandun ako. Hindi nila masakyan. Pero most of the people there, okay ako sa kanila. Tama. Pero yung iba na parang minsan pinapabayaan lang ako. Kaya secretly asar sa akin, di ba? So ang punto ko is may mga ganyang tao talaga. And for me kasi, I never intended to harass anyone. Kumbaga parang tinatantya ko kung kung okay ba sa yung nung pinashoot ko yung papel na yun. Feeling ko talaga sa tantya ko hindi siya magagalit. You took the risk. Pero nagulat ako na nagalit siya. Sabi, syempre sorry naman ako ng sorry. Saka ano bro eh, nature mo yun bilang si Gerald Dorado eh. Oo. Nature mo yung na maging ganung yung biro mo kasi sa office work. As a office mate mo eh. Mm. So parang kahit na sabihin mo ngayon na nagsisisi ako kasi nagtampo sa akin yung TL ko na yon. Hindi mo kaya nang ibalik yon kasi gagawin kahit bumalik man sa time na yon, gagawin mo pa rin yung shotgun sa bunganga niya. Oo. hanggang ngayon, nababanggit niya yon. Nababanggit niya yun pag nagkikita kami. Anong take niya na ngayon? Well, okay na siya. Nawaano na nung basta, 'di ba? Anyway, ang punto ko dito is may mga maharot talaga at saka sometimes tawag dito nag-overreach yun. May mga hindi kaya yung kaharutan ng ibang tao. Pero doesn't mean na it is done in bad faith. Itong ginawa ni Alex Gonzaga na to, hindi ko sinasabi na tama siya, pero ang sinasabi ko, wala na ako dyan. Kumbaga,
Kumbaga parang, kumbaga, whatever happened between these two is between them. Tama. Diba? Parang, hindi ko, bakit ako makikialam dyan? Hindi ko naman alam yung dynamics ng relationship nila. Mismo. At saka, hindi ko alam kung ilang seconds lang to. Wala pang 20 seconds yata yan. Diba? At saka, isa pa. 11 seconds. Ang sinasabi kasi nila na isang punto dito, tungkol dito sa issue na to, is amplified siya dahil millions of followers ang meron si Alex Gonzaga. Sa akin naman, so what? Diba? Just because may millions of followers ang isang tao, special, ganun na siya ka-special? Na parang she can influence pati yung mga bata. Oo, oh, diba? Bakit? At saka, yung sasabihin nila, bad influence sa bata. Eh bakit mo ipapasa kamay kay Alex Gonzaga ang pag-aalaga dun sa mga anak nyo? Tama. Diba? Responsibilidad ba ni Alex Gonzaga na... Ibig sabihin, ganun ka ka-irresponsible, diba? Na parent na si Alex Gonzaga ang tinitingala mo para mag-maneuver ng direksyon ng buhay ng putang inang anak mo? Oo, at saka, mismo, diba? At saka, kung nakita mo na ginawa ni nung anak mo yung ginawa ni Alex Gonzaga, isawayin mo. Tama. Diba? Ipakita mo, that is an opportunity for you to teach a lesson. Mismo. Diba, bakit mo ibibigay yung responsibilidad ng pagpapalaki ng isang mabuting tao dun sa anak mo sa isang celebrity? So, ang nangyayari ngayon, sa tingin mo, pinupulis mo si Alex Gonzaga para maging mas mabuting tao, pero sa totoo lang, ine-elevate mo yung status niya na parang, Alex Gonzaga, ikaw ang huwara namin. Ganun ang ginagawa mo eh, inadvertently. Na parang bakit? Kasi the fact na siya yung pinapansin mo, na ibig sabihin nun, inaasahan mo siya eh. Hindi ka makatulog. Oo, inaasahan mo siya na gumawa ng mabuti para sa'yo. Ikaw yung naglalagay sa kanya sa pedestal. Tama. Diba? Kasi pag inisip mong mabuti, kung ibang tao ang gumawa niyan, wala lang eh. Diba? Tama. So bakit special si Alex Gonzaga? Ibig sabihin, ginawa mo siyang special. It reminds me of this Bible parable ba, or story na he who has not seen cast the stone first. Oh, hindi parable 'yun. Yun 'yun kay Magdalena. Magdalena, oh. Ikaw ay sawing palat. Oh. 'Di ba parang hindi ka ba nagkamali sa buong buhay mo itong mga netizens na nagbumabatikos kay Alex? Wala ka bang maoy moment kung sakaling lasing man siya diyan sa video na 'yan, ha? Kasi ang dami nang kasabi lasing daw siya. Kung sakaling lasing, ito duda. Ako 38 ako. Hindi ako proud sa mga ibang nagawa ko nung birthday party or technically pag may party na lang na involved. Minsan gumagawa ka ng stupid shit pag drunk ka or sobrang ang saya, di ba? Minsan nasisipa mo yung kaibigan mo, di ba? Okay. Minsan ganun ka kasi safe space mo yun eh. Mga friends mo, feeling mo itong si Allen guy na server is an unknown individual. Tingin mo ba mag-hire ang pamilya ng Gonzaga ng isang hindi kilalang mga staff sa kanilang private party or private event? Malamang hindi, di ba? Malamang ni-refer yan or it's either suki nila, di ba? Kagaya na sinasabi ni Madam Pinti, yung mami ni Alex, na parang suki namin yan, matagal na naming kasama yan. So alam na niya kung ano yung si Alex. Ayaw nilang maniwala kay Mami Pinti. Na yan. Ano, ano lang yan. Tawag doon, yung palusot na lang, palusot. And who are you to say that? Wala ka naman sa party eh. Well, pwede rin naman. Pwede rin namang palusot yun. Hindi ko naman inaano na, pwede naman talaga nagpapalusot sila. Pero in the first place, bakit mo sila inilagay sa position na kailangan nilang magpalusot? Kasi magpaliwanag. what I was saying kanina, Alex Gonzaga, kahit million ang followers niyan, tao pa rin yan. Mismo. She is just like you and I. And meron ka lang na idea sa utak mo na nakakalamang siya sa'yo just because what? Meron siyang million. Meron siyang million sa followers. So what? Diba yan ang problema eh. Parang just because naging sikat ka, ano ka, parang in-elevate mo yung status ng isang tao na angat sa'yo. At saka, isa pa, parang
Ayun, bibigyan mo siya ng responsibilidad. Kaya tayo nagkakaroon ng mga Rafi Tulfo dahil sa mentality na ganun. 'Di ba? Tapos ngayon galit ka sa kay Rafi Tulfo dahil okay. Ganun siya. Okay. 'Di ba? So but at the same time, ito eh parang ano to eh, parang hindi kasi yung mga katulad ni Rafi Tulfo, kaya siya nagiging sikat. Obvious kasi he is being praised. Pero the opposite can also happen that while being hated, na parang over something innocuous as this this cake, event sa cake. Nangyari sa video, 'di ba? Cake ano? Oh, cake, diba? Smearing. Cake smearing. The cake gate. Cake gate. Alex cake gate. The cake gate smearing campaign. Oh, 'di ba? So kumbaga yung hate can also create an icon. Just look at the tawag doon yung mga serial killers. Oh, diba? Si Charles Manson. Oh, 'di ba? Mga ganyan. Iconic si Dahmer. Sila. Si Dahmer. Oh, 'di ba? 'Di ba? Naging hit pa nga yung Netflix series niya eh. Tama, 'di ba? So the same way that parang yung paghanga mo sa isang tao ay makakagawa ng isang yung mga kriminal tao. Nung araw sila Nardong Putik, Ben Tambling ng Malabon, oh. Asyong Salonga, 'di ba mga kriminal to pero gusto mo maging parang si Asyong Salonga? Ulol ka ba? Oh, 'di ba? So yun yung sinasabi ko na inadvertently, you are creating a monster to hate on. And bakit mo ginagawa yun? Itong kasi at the end of the day, itong si Alex Gonzaga, mabaho din ng tae niyan. Like us. Diba? Kumbaga, kasi yun ang, the same way na that we view our heroes like katulad ni Jose Rizal. Oo. Feeling natin parang wow, si Jose Rizal ay napaka fuckboy. Oh, hindi. Oh, so, bukod sa fuckboy, kumbaga yung galing niya is parang angat siya sa atin. Talino pero niya. Nakalimutan natin na tao rin siya mismo. 'Di ba? Na parang kung sino mang hinahangaan mo sa buhay, na pa kung sino mang ina-idolize mo, ganun si at the end of the day, tao pa rin may yan. May flaws din siya. Oh, and kung ayaw mo na yung mga katulad ni Tony Gonzaga at ani Alex Gonzaga ay mamayagpag sa social media, huwag mong pansinin lahat ng ginagawa nila. Tama. Dahil ikaw ang may kasalanan nun. The more na pinapansin mo sila, the more that you make a star out of them. Kita mo, kagaya ng ginagawa namin ni Gerald ngayon, we're making a star of ourselves. Stars of ourselves through Alex Gonzaga's ano, ito, cake gate smearing cake campaign. Yes. Well, because, you know, we sumasawsaw lang kami sa mga current issues eh. And ito, si Alex kasi bro, kaya siya hate na hate ng mga tao. Mm. Kasi Christian to eh, born again eh. So, mayroong hypocrisy angle aspect. Kasi, di ba? Oo, hypocrisy angle. Mahilig siya mag-quote daw ng mga Bible verses sa kanyang podcast, tapos iiyak-iyak, tapos magre-regret siya sa mga nagawa niya, tapos gagawin niya daw ulit. Oo. Kumbaga, repeater. Di ba? Repeater ka ng mga bad attitude shit mo. At ang dami niya sa'yo, masama daw talaga ugali. Hindi lang magkapatid, di ba? Wala na tayo dun eh. Ikaw ba wala kang ano? Wala kang down day? Wala kang bad day? Ako, minsan dun, irritable ako minsan eh. So minsan, kahit na gusto ko maging mabait sa mga guard sa mall, pag fini-frisking ako, inaangat ko yung t-shirt ko at sinasabi ko, putang ina, anong bang hinahanap nyo? Ano bang hinahanap? Hinahanap nyo ba yung shotgun ko? Nasa bahay ang shotgun ko! Tama. At saka, hindi, minsan kasi hindi mo katulad nung kay Ellie Buendia na pinag-usapan natin. Yung kupal siya. Oh, nakupal si Ellie Buendia supposedly. Ikaw ang entitled. Kung parang teka, dapat lahat ng tao, lalo na yung mga sikat, maging mabait sa akin. Nangyari kung hindi siya okay eh, 'di ba? Kung hindi tama. Kung yun yung personality niya, introvert siya, hindi siya mahilig makipag-usap sa ibang tao. Ganun siya. Hindi niya problema yun. Let him be. Diba? Yung kay, kay May Mendoza, nag-trending siya kasi may fan nag-picture daw sa kanya. Oh. Tapos yung fan, shinare yung picture ng dalawa ni May, tapos sabi niya masama daw ugali ni May. Oh. Tapos si May nag-rebut dun sa tweet niya or post sa Facebook na parang, hoy, ang bait-bait nung pa sa amin, pangiting-ngiti yung pala, ganyan pala sasabihin mo sa akin. Oh. Na masama ugali ko. Oh. May picture nga sila, nagpa-picture nga siya, di ba?
Eh, malay mo, bad mood si Maine nun. Pero nagpa-picture pa rin siya sa'yo, di ba? Okay pa rin, di ba? Actually, kaya gusto ng mga tao si Maine eh. Kasi ganun ang ginawa niya. Diba? Hindi siya nagpaka-plastic. Oo. Di ba? Ang hirap lang si kay Alex kasi ang taas nung shoes that she has to feel. Alin? Anong shoes? Kay Tony. Kasi magkapatid sila eh. Alam mo ito, may sibling rivalry to kahit mukha silang close sa social media. Mm. Kasi yung ate mo, may talk show na ang guest niya yung presidente ng Pilipinas, si BBM. At saka, iconic na rin talaga si Tony Gonzaga. Kahit, aminin mo man yun o hindi. Ganun. Tama. Whether you like her or not, ganun na siya kalaki. Isipin mo yung ano, yung unang sulyap ko kay Tony Gonzaga sa hallways ng Letran yan. Oh, ito yung mga time na ano, na sumika siya sa Sprite commercial. Yung, Diba nakita ko siya nakaupo lang siya doon sa sahig ng hallway namin, bro, sa may ground floor ng pagpasok mo sa Letran, doon sa malapit sa registrar. Nakaupo lang siya doon kasi mayroon siyang hosting event noon eh. Tapos nakita ko lang siya doon. Hindi pa siya dinudubog ng mga tao. From that to being Tony kung Gonzaga. Ano siya ngayon, that Tony Gonzaga experience. Diba na ini-interview niya yung presidente ng Pilipinas. Actually, na-meet ko na rin niya si Tony Gonzaga. Hindi ko lang alam kung maaalala niya ako. Pero 'di ba dati nakwento ko may nag-shooting sa amin? Oo. Kasama siya doon. Tapos ang ano pa niya, kasi actually ito ha, aamin na ako, magtatapat na ako ng pag-ibig sa iyo, Tony Gonzaga, hayop ka. Pinag-judge ko lang mo ba siya, Je? Muntik na. Ang payat eh, hindi ko. Oo nga. Pero crush ko siya dati. Mukha naman, pati ito si Alex, mukha hindi mo pag-judge ko lang to. Oo nga, di ba? Pero ano siya, tawag dito, itong si Tony Gonzaga, yung personality niya kasi nakaka-crush. Adorable siya. Para sa akin kasi may dalawang characteristic ang isang chick. Hindi ko alam kung mag-a-agree ka dito. Sige. Dalawang characteristic ng chick para maging irresistible sa mga lalaki. One is become super hot, na napaka-hot mo talaga. Megan Fox. Oh, yeah, mga ganyan, Megan Fox-ish, ganyan. Scarlett Johansson in her prime. Ellen Adarna. Yan, mga ganyan. So, yun yung hot. Tapos, ang isa is become adorable. Yung napaka-adorable mo na parang, katulad ni Maine Mendoza. Si Andrea Brillantes ba adorable? Hindi, hot pa. Meron kasing, kung gusto mo talagang whole shebang, you will be hot and adorable. May mga kaya yun eh. Bawa, siguro, si Ann Curtis, she is hot and adorable. Tama. Diba? Si Kylie Versosa, hot siya. Diba? Hot lang. She's not really that adorable. Oo. Diba? Si AJ Raval. Hotness. Hot yun, di ba? Overload. Sinong mga adorable? Si Tony Gonzaga. Adorable siya eh. Nung bata siya, di ba? Kaya ako siya crush. Ngayon hindi na kasi medyo matanda. Si Jane De Leon, adorable ba? Yan, adorable si Jane De Leon. Oo, kasi maliit lang siya siguro. Oo. Si Angel Locsin, Je. Si Angel Locsin, dati hot and adorable siya. Ano ngayon? Hindi ko. Baka mabash tayo. Basta panoorin yung episode namin sa Voltes 5 trailer. Ayun. Nadali na kami sa TikTok nito. Ayoko na magsabi ng mga di kaaya-ayang mga sentences. Kasi all love for Angel. Ngayon, matured na siya. Pero dati, actually, she used to be adorable nung nasa gimmick siya. Gimmick ba yun? Tapos naging hot siya. Ang gimmick sa ABS-CBN, nasa ano siya, bro, GMA. Oh, kung ano man yung... Sa gimmick version. Kung ano man yung katapat ng gimmick dati. Andun siya. Naging adorable siya noon kasi ang cute niya eh. Tama. Tapos nung nagpa-section na siya, nung naging Darna na siya, naging hot na siya. Tama. Tapusin na natin doon ng... Natikman siya ng Richard Gutierrez. Tinikman ni Richard Gutierrez si Ann Curtis at si Angel Locsin. Ako na magsasabi ng chismis na yan kasi nakita ko yung video nung ako'y college pa na nilalaplap ni Richard Gutierrez si Ann Curtis. Ang labi ni Ann Curtis. Nakahiga sila sa kamat. Mukhang nagtsuktsakan sila. Oh. Pinagkain ng shotgun ni Richard Gutierrez si Ann Curtis at si Angel Locsin. Alam niyo na. Ngayon ito, balik tayo kay Alex Gonzaga. Okay. Yung nga eh, she has a bigger shoes to fill dun sa ate niya. Kasi, di ba, sa kanya, yung image niya sa social media is Kenkoy. Prank, ganyan, tas ganyan. Yan, komedyante. Komedyante siya. Si Tony, from comedian, from Sprite girl, 7-Up girl, naging seryoso na siya. Oo. So,
ano, parang ang laki ng bubunuan niyang mga ano, footsteps. Tama, tama. Si Tony kasi wala, magaling talaga siyang mag-host eh. 'Di ba? Meron siyang kuwang-kuwa niya yung ano eh. Hot night time. Ganun siya magsalita, tama. Eh, 'di ba? Kuwang-kuwa niya eh. At saka pwede mo na siyang gawing parang yung Kalad Karen eh. Na pag ginawa mo yun, alam mong si Tony Gonzaga yung ginagaya. Pero wala pa gumagaya kay Tony, di ba? Paminsan-minsan lang. Walang devoted na manggagaya si Tony. Kasi very respectable yung ano, Tony Gonzaga. Di ba from a mere commercial model to an It Bulaga host to ngayon, one of the powerful celebrities sa Pilipinas? Grabe na, no? Ano bang nangyari, Chris Bakula? Bakit nagkaroon ng 180 turn ang career ng pagiging likable ni Tony Gonzaga? Pinili siya ng tao, bro eh. Yun lang, pinili siya ng tao eh. Hindi. Bakit? Dati kasi gustong-gusto siya ng mga tao. Kaso ngayon, hate na siya ng mga tao. Anong ginawa ni Tony Gonzaga? Sinuporta niya si BBM. Iyan. Naging ano siya. Hindi siya naging kakampink. Naging ano na, Marcos Crony. I'm sorry, Tony, but you became a Marcos Crony kasi ano siya, ninong niya sa kasal yun eh. Hindi kasi si ano, itong si kamag-anak yata ni Marcos yung asawa niya eh. Ah, yung asawa ni Tony? Hindi ko alam ha, pero related siya sa mga Marcos, yung asawa niya. Yun nga, so si Alex, kaya niya ginagawa yung mga Bible verses sa podcast niya, yung pagiging mabuti, is because yung ate niya, ganun yung image. Ayun siya. Pero well, in fact, yung totoong image ni ano ni Alex, ganyan talaga siya. Oo. Yung maharot. Mm-hmm. And ngayon, pag lumalabas yung tunay na ugali niya, hini-hate niyo siya. Mm-hmm. Ano, hindi ka na pwede magpakatotoo paminsan-minsan? At saka, private na party yan eh. Eto, hindi ko sinasabi na tama yung ulitin ko. Hindi ko sinabing tama si ano si Alex Gonzaga sa ginawa niya. Ang sinasabi ko lang, wala na tayo doon. Wag niyong just because artista siya, pabayaan niyo silang mabuhay kasi hindi naman siya gumawa ng krimen eh. Krimen ba 'yon na magbahid ng cake? Sinapak ba niya yung waiter? Hindi naman niya. Hindi nga, ito mo, walang lakas yung pag-ano eh, yung pagbahid ng cake eh. Ba't naging okay. 'Di ba? Hindi naman heinous crime. Gagawin Bong Navarro 'yan, basta sa video natin 'yan. Dapat nang kina-cancel niya si Bong Navarro eh. Buisit na 'yan eh. Teka, anyway, itong si Tony Gonzaga, si Alex Gonzaga, unang-una, ito, message sa mga kalalakihan. Message sa mga kalalakihan to. If ever you are, hindi ko sinasabing ganito yung si Allen, ha? Hindi ko siya kilala. Si diba? Kuya Allen. Unang-una, sabi, ang kiniklaim ni Mami Pinti is Suki. Kilala nila yon. Kumbaga, kakilala nila yon. Tama. Suki na waiter or caterer nila yon. So, kilala nila. There's a certain level of bond between them. Hindi ko siya kilala, pero kung offended siya, you should be, anyone, not just him, anyone should be able to stand up for your own, for yourself. Diba? And ito yung isang takeaway ko dyan eh. Parang, dude, if you are not gonna say anything, man, I can't be offended for you. Diba? Kung nakita natin yung reaction nitong si Pards. Kuya Allen. Kasi feeling ko naman hindi naman talaga siya offended eh. Hindi, I don't know, maybe some people iba yung basa dito. So, kasi sinasabi nila offended daw, mukha daw kawawa siya. Oh. 'Di ba? Ako hindi ko nakikita 'yon. Kasi sobrang iksi lang nung ano, that 5 seconds for me is not enough to say. He was offended. Oh. Na, 'di ba parang nag-roll eyes siyang konti, parang hiyang-hiya daw siya. Hindi ko nakikita. Hindi nga siya nag-roll eyes, parang ano eh. Kasi syempre nakatutok yung camera ni Danny Barreto sa mukha niya. Syempre titingin ka naman, putang ina, ba't ang tutok ng telepono to sa mukha ko? Oh, ang lapit ng telepono eh. At saka naka-face mask siya, hindi mo anyway, let's say even if he is offended, even if he was offended, then siya yung may responsibilidad niya to speak up for himself. Tama. 'Di ba? Kahit pa malalaking tao 'yan, basta magreklamo siya dun sa boss niya, 'di ba? Or basta gawin niyang paalam niya. Or siya mismo mag-post sa social media niya. Oo, 'di ba? Para Miss Alex, what you have done to me in your cake
Kate's meeting campaign was really offensive para sa pagkatao ko bilang waitstaff. Tama. Ako, kung hindi ka magsasalita, tapos wala namang krimen, buhay ka, hindi ka naman na ano, I can't feel offended for you. Tama. Hindi ko yun trabaho. Diba? I can support you pag if you speak up, then I shall support you. I'm on your side, bro. Pero kung hindi ka magre-reklamo, edi goods yun. Yun ang understand, yun ang common understanding dun eh. Kung hindi ka nagre-reklamo, bakit ako kaya... Kasi in the first place, baka okay lang naman sa kanya eh. Tama. Diba? Tapos ako yung na-offend. Diba walang sense yun? Diba parang hindi natin alam totally, hindi definitive na mukhang everybody is just assuming, kahit aminin nyo man o hindi, hindi nyo 100% sure na offended talaga itong si Allen. Parang ano to bro eh, kunwari may banggaan sa kalsada, tapos sasabihin mo, ay, hihinto ka ba, baga alam mo yung kotse mo ng konti, sasabihin mo, ay, malamang yung pulang kotse may kasalanan. Oo. Hindi mo nakita, parang alam mo lang, paano mo alam? Kasi yung linya. Kasi diba yung linya, tapos yung gulong niya nakaganon. Pero hindi mo alam eh, punta na doon ka ba? Dumaan ka lang sa banggaan. Tapos sasabihin mo, ay, malamang yung tricycle yung may kasalanan. Bakit? Oh. Eh kasi ganito yung, kasi kupal talaga yung mga tricycle drivers. Eh, diba? Oh. Kung baga ganun yung, ito, we live in a world na we judge people and we tell people what they should do. Tama. Na parang kahit na hindi naman yun ang iniisip nila, shit just got real. Oh. Nung kinall out mo yung nangyari sa kanila. Ito, bro, ah, real story to. Sa kay Sofia, yung aking buting may bahay. Meron akong friend si Junji na minsan nag-hangout kami sa bahay kasama si Sofia. Tapos ano, meron kaming biruan ni Junji. Parang talagang basagan ng trip. Parang basag trip. Basag trip! Parang lokohan kami. Hey, maliit titi mo. Hey, unaano ka. Hey, baho-baho mo. Ganun. Oh. Sa amin, normal lang yun. Kasi parang bro, ano yun eh? Bro talk. Bro talk yun eh. Ngayon, nung si Sofia, kasi ngayon lang yan na-meet si Junji, parang, uy, wag naman ganyan yung pagsabi mo kay Junji kasi baka na-offend siya. Ngayon, hindi na-offend si Junji, parang okay lang yun, diba? Doon na-realize ni Junji na parang, shit. Oo nga, no. Kupal pala talaga itong Chris. Kupal talaga si Chris. May pagka Lolo Ben talaga siya in real life. Hindi lang pala niya character si Lolo Ben. Talagang Lolo Ben na Lolo Ben talaga siya. Oh. He's a nincompoop. So parang, kailangan ko paliwanag kay Sofia na parang, babe, kami ni Junji, simula nung 2010, ganun na yung biroan namin. Oh. Ako sa kanya, siya sa akin. Mm. Na hindi niya maintindihan. Pero it took some time, tas na-gets na niya. Parang yung kung paano mo binato sa bunganga yung TL mo na parang sinatgan mo, di ba? Oo. Oh. Maintindihan niya na parang, okay. So ngayon, ito kay Allen, maaring hindi nyo naiintindihan netizens yung ginagawa ni Alex sa kanya. Pero siguro, pag nagsalita si Kuya Allen, nagsalita si Alex, maintindihan nyo. Actually, pinre-empt na ni, ano yan eh, ni Makagago. Meron ako nakitang video sa TikTok na sasabihin daw ni Alex, i-interviewin niya to. Na parang, di, okay lang yun. Parang Tony Talks yung dating. Basta ganun. Basta ang gagawin nila is magkaka-statement tong si Allen, tapos parang hindi, ang sasabihin niya, it's all good in the hood. Sa podcast niya, kasi may podcast to si ano eh. Maaring Alex hindi Gonzalo. Sa podcast niya, maaring ano lang, I don't know, Alex, sa vlog. Alex, kung nakikinig ka, i-podcast mo putang ina, mas ano authentic yung 1 hour na ano usapan with Kuya Allen. Oh, anong pag-uusapan nila after that? Pag-uusapan nila si Danny Barreto kung gano'n ka pangit. Kasi alam ko, ini-sponsoran. Alam mo, guys, mga sponsors dyan. Sponsoran nyo kami kasi tingnan mo yung gupit ko. Ayun, bakit? Ano, saan ka ba nagpagupit? Sa Bruno's Barbershop. Bruno Barbero? Ayan. Alam ko, hindi ako kasing ganda ni Danny Barreto, pero pwede na. Ang ibig ko sabihin ganito, mag-podcast kayo, Alex. Mag-podcast kayo ni Kuya Allen. Baka pag naghubad sa harapan mo si Danny Barreto, ano ka? Mangisay ka, Chris Bakula. Sorry, 38 na ako.
I've seen a lot of wars in my life. Sa bagay, tama ka. Kaya ko na yung ano eh, yung hindi na ako stranger when it comes doon sa feeling ng kalibugan at kamunduhan. Nalimutan ko na isa ka nga palang fuckboy, Chris Bakula, kaya kasi idol ko si Jose Rizal. Si Ben Tulfo at si Jose Rizal ang aking iniidolo. No. At dahil dyan, teka, tingnan natin, medyo humaba na, pero tingin ko magandang usapan tong kay, itong nangyari dito kay Alex Gonzaga. And I think, itong mga pinagsasabi namin, is, walang masyadong nagsasabi nito eh, na ang main point ko dito, just to summarize, is, yun nga, hindi ko trabaho na ma-offend para sa ibang tao kung wala ka namang sinasabi. 'Di ba? Bakit ko papangunahan ang isang tao na mukhang okay lang naman, pero ako parang galit, tapos ikaw yung galit na galit. Para diba? Kang, hindi ko gets 'yon. Dude, para kang buyo. Oo, 'di ba? Hindi ko gets 'yon. Binubuyo mo siya. Oo, para hindi ko gets 'yon kung ikaw hindi okay lang sa iyo, hindi ka nagsasalita, then I can't speak for you, man. 'Di ba? Parang uunahan pa kita. So, isa 'yon sa punto ko. Pangalawa is itong ginagawa ng mga tao na pangpopulis kay Alex Gonzaga, kasi madaming galit sa kanya because of political reasons. So, asar na sila to begin with. Diba? So, and they hate that Alex Gonzaga is enjoying the fame that she has. Pero, what have you done? Alex Gonzaga had been trending for 4 days now, at least. Diba? So, you just elevated her even more, her popularity. Sana nga tumagal pa para itong podcast episode namin, marami pang views eh. Oo, di ba? So, ganun ang ginawa mo inadvertently. This is helping her career. And yung pagkakaintindi ng mga Pilipino kasi sa cancel, hindi na kala nila kinancel na nila si Alex Gonzaga. Oo. Hindi nila na-cancel si Tony si Alex dahil may career pa rin siya. Si Vong Navarro ba na-cancel? Putang na sa Showtime pa rin ulit si Ulul eh. Balik Showtime. Balik Showtime. Yung kanilang video na pinakita mo na parang nagkaroon tayo ng technical difficulties, winelcome siya ni Vice Ganda sa Showtime. Grabe. At sinabi niya, Vong Navarro, kahit may kaso kang rape, you are welcome here. Bakla. Yun, walang cancel culture sa Pilipinas. Sa US, akusasyon pa lang. Wala ka, sisante ka na. Yun ang tunay na cancel. Saka kung ito, yun ang tunay na cancel. Ang tunay na cancel, nawala ka doon sa position mo na pagiging sikat, nawala ka doon sa trabaho mo, nawalan ka ng influence. Tama. Yun ang cancel. Wala ka ng sponsorships. Kung nabash ka lang, tapos nandun ka pa rin sa position mo ng influence, hindi ka cancel. Lalo mo lang. Nabash ka lang. Lalo mo lang pinalakas yung image niya. Tama. Yung tao na yon. Tama. Tingnan mo, bro, ito yung pinakamagandang example. Mm. Kung mga pink, kasi feeling ko mga pink lawan itong mga woke na kumakalaban kay Alex Gonzaga. Oh. Yung mga, kasi alam niya BBM siya na side, di ba? Tingin ko may mga BBM din. Kasi madaling, it's very easy to hate Alex Gonzaga. I get that. So, it's very easy to hate kasi magaslaw siya. Hindi siya ganun kaganda, di ba? Squammy mentality. Kasi feeling nung ibang mas maganda sa kanya. Bakit? Hindi ka naman ganun kaganda. Bakit ka artista? Para katulad ni Tony Gonzaga. Hindi naman siya. So para siyang si Zainab. Si Alex Gonzaga. Zainab na hindi masyadong hot. Oo, si Zainab kasi actually maganda pa nga si Zainab eh. Oh, pag kinumpara mo kay Tony Gonzaga. Si Tony Gonzaga hindi siya katulad ni Jane De Leon. Alex ba to o Tony? Pareha sila. Tingin ko mas maganda ng konti si Tony. Yun nga lang, malapad yung panga niya. Pero maganda pa rin siya. At saka payat. pero yung pag kinumpara mo siya, katulad nung Angel Locsin in her prime and Jane De Leon and Lisa Soberano, hindi naman sa pagiging ano, alam niyo naman ang ibig kong sabihin, 'di ba? Baka naman may lumba-lumba si Angel in short. Anyway, ito okay, sinasabi ko, Angel, mag-gym ka. Tawag dito, ang sinasabi ko lang ganito. Kung kayo sobra kayong triggered sa political views ng mga Gonzaga sisters kasi BBM sila, yung hashtag mo is never forget kasi never forget martial law. And never forget din yung Ann Curtis incident sa Privé.
nung nanampal siya ng mga artista at sinabi niya, I can buy this club, your friends' friends. Oh. Diba? Ano yun? Diba? Elitista match yun, diba? Tapos si Bong Navarro, nung time na kay Dennis Cornejo na alleged na, allegedly na ni-rape niya si Dennis Cornejo, diba? Oh. Never forget. Pero ngayon, itong mga taong to, relevant pa rin, may mga platforms pa rin at patuloy niyo pa rin minamahal. Tapos ito si Alex Gonzaga na mahid lang ng cake. Sobra kayong triggered. Oo, kala mo naman, tae yung ano, no? Diba, hindi nga siya, si Ann Curtis nga nanakit ng tao eh. Si Bong Navarro nanakit din ng tao eh. Diba, nanakit allegedly, siya sa, allegedly. Sinaktan niya yung psyche ni Dennis Cornejo. Although, mas masakit yung nangyari sa kanya kasi bugbog sarado siya, diba? Nagdala ka ng foods, kalibugan niya eh. Actually, tungkol, minsan mapag-uusapan natin si Bong Navarro. Nagdala ka na muna ngayon. Pero, nagdala ka ng foods, Bong Navarro. Oh. Pero shotgun sa dalawang nangyari, hayop ka. Ang kalibugan ng street boys, sa streets lang, hindi na sa kondo. At saka may asawa ka ng hayop ka, di ba? Di ba? Isa kang mapanlin lang na dancer. Ang sinasabi lang namin dito, itong mga artistang to, itong mga sikat na, na mga taong to, they feel that they can get away with anything that they do. Like, hindi ko sinasabi na si Alex okay yung ginawa niya. Ang sinasabi ko lang, stop idolizing celebrities. Yes. Stop kumbaga, yung, putting them sa pedestal. The things that you hate about them, kayo din nang gumagawa noon. Mismo. Diba? This incident, wala lang yan eh. Diba? Parang sa totoo lang, I've seen this sa mga tropa ko. Kung hindi ganito ang tropa mo, then you, boring ang tropa mo. Diba? Oh. Yun ang masasabi ko sa iyo. Diba? Yung mga nagsabi na hindi naman ako invested kay Alex Gonzaga, putang ina, nag-tweet ka about her eh. Oh. You're posting videos of her. Of course, invested ka kahit di mo man aminin sa sarili mo, you piece of shit. Hi, babe. Oo naman. So yun ang sinasabi ko. Tama na tong hate na to kay Alex. Kung talagang hate nyo siya, hayaan nyo na siya. Actually, bahala kayo. I wouldn't say kung gusto niyo siyang i-hate, trip niyo yan. Pero ang sinasabi ko lang, the more you hate her, the more you make her powerful. And pwede ba, yun, huwag niyong gamitin si Kuya Allen sa agenda niyo. Kung talagang hate niyo siya, ilagay niyo, I hate Alex Gonzaga. Huwag mo niyong sabihin, I hate Alex Gonzaga because ito, ginawa niya kay Kuya Allen. Diba? Maging actually, diba? Gangster shit ka. Oh, at saka parang, parang unang-una, parang hinusgahan mo tong si Allen na parang walang kwentang, hindi kaya, kumbaga, weak shit. Weak shit siya. Diba? Parang weak shit ka, Allen, kailangan mo ang tulong ko. Oo. Ganun ang dating sa akin. Tapos eh, mangyayari pa bro, pag si Allen nagsalita, binayaran ka namang hayop ka. Oo, diba? Diba mali, parang, mali mo, kampihan, diba? Oo. Tapos biglang, diba? Actually, I want to see kung anong magiging reaction nga kung ano, kung lalabas nga so itong ito, si Allen. So ito, mga ungas kayo kung talagang kinakampihan niyo si Kuya Allen. Ah. Kung kayo, nagsalita siya, tas binash niyo siya, sabihin niyo sa kanya parang, walang niya binayaran ka naman. Eh, mga ungas pala kayo, putang ina, kumain kayo lahat mga bala ko. Yan. Hindi, pero ano, pero, well, hindi na, mga joke lang namin yan, pero we are just giving you a different perspective on this issue. Kasi parang madali kasing madala nung crowd na ganito yung sinasabi nila. At isa pa palang puntong gusto kong sabihin dito sa mga ano, sa issue na to. Ito ang isang display ng mga, kasi madami sa mga nagbigay ng opinion dito, nakapanood na or nakabasa na ng mga posts ng mga influencers. I'm telling you, yung mga influencers na yan, even us, tayo, naghahanap tayo ng mga trend jacking ang tawag dyan. Tama. Naghahanap tayo ng mga trending na topics. At kung talagang sell out yung influencer na pina-follow nyo, ang ginagawa nila, yung analytics, kasi yun ang sinusundan, kaya sila successful na YouTuber or Facebook influencer or TikTok, magaling silang bumasa nung analytics. Merong analytics sa tools sa YouTube dun, to those who are not familiar sa lahat ng platforms. Sa YouTube Studio. Oh, merong mga analytics tools. So binabasa nila 'yon.
Tapos ang ginagawa nila, let's say may bagong trending na topic, katulad ito kay Alex Gonzaga. Ang gagawin lang nila is babasahin nila yung mga comments, tapos titingnan nila kung ano yung prevailing thoughts, yung opinion. Prevailing opinions ng madla. Oh. 'Di ba? And then ang gagawin nila kahit may iba silang na depende doon sa kung gaano ka sell out yung influencer, ha. Ang gagawin nila, uulitin lang nila kung ano yung nabasa nila. Sa comment section. Will, yes, they will just fan the flames of hate. Diba? Kasi the more they fan the flames of hate, the more views they get. Kasi kumbaga parang nire-reinforce nila yung iniisip mo na. Hindi na sila nagbibigay ng sarili nilang opinion na honest. So, in effect, gumagawa sila ng rage cycle. Kumbaga parang ginagalit ka lalo ng mga influencers na sinusundan nyo. Kumbaga sa Marites o sa mga tropa mong ano, Maritos, gatong sila. Tama. Kumari, kami ni Jay, meron kami hindi pagkakaintindihan. May isang mga gatong. Kumari si Nico David yun. Oh, Jay, sabi ni Chris Bacol, ganito ka lang. Without even Jay confronting me, gagatungan niya. Pero sabi ni Chris, ganito ka raw eh. Sabi ni Chris, na parang ka daw rastaman dun sa ano mo, sa beanie mo eh. Oh, na dapat naka-top hat ka, pero bakit ka naka-beanie ngayon? At naka-shade. Sino kasi Simon? Si Simon na alter ego ni Chrysostomo eh, para. Diba? Parang awayin mo si Chris. Awayin mo si Lolo Ben. Oo nga. So ngayon, dahil fuel niya yung rage, sabi ni Je, parang kumari, nakikinig si Jack sa algorithm sa mga comments. Sino nga ni ko David? Gagawin ko na. Kakalabanin ko na si Chris at papakainin ko siya ng aking bala. Wala nang magiging opinion si Jen na sasabihin ni Jen na parang baka naman kaya ganun si Chris kasi baka baliw lang siya, baka ganun. Hindi na siya magkakaroon ng critical thinking. Well, yun yung ang point ko lang dito is mag-ingat-ingat din kayo sa mga fina-follow nyo na mga influencers. Kasi ano yan? Trabaho nila yan. Na parang, hindi ko alam. Sana naman hindi tayo maging ganun in the long run. Oh. Diba? Kasi, right now, as we are recording this, hindi pa monetized tong channel namin. Depende, Jay. Pero I'm, kasi gusto ko kasi maging authentic talaga. Ayoko nung... Ako depende sa pera. Pag ako, hindi ako nakabenta netong hype na putang ina ng disposable vape na to, papakinggan ko yung analytics ng YouTube at gagatungan ko yung apoy at sasabihin ko, fuck you, Alex Gonzaga! Kainin mo yung balak ko! At saka pag bumaliktad itong si ano. Pag tinrider yung mga kumakampi sa kanya, itong si Allen. Yung nga, diba? Kuya Allen, pag nag-speech ka, trainer ka ng same group na inaano ka. Pinagtatanggol ka. Eh, putang ina, gumawa ka ng podcast kasama namin. Tama. At pagbabarilin natin mga hindut na yan. Pagbabarilin natin sila kasi napaka one-sided na gusto lang kayo magalit. We live in a world na parang yung hate ini-instill sa utak mo eh. Tama. Actually, it is a very, very parang toxic na tradition. Na, kumbaga, hindi siya nakakabuti talaga. Kumbaga, very destructive na ang laki ng societal impact na ginagawa ng mga ganyan. Ng mga rage mongers sa social media. Madaming ano dyan. Minsan kasi nagsuswak naman yung asar din talaga sila kay Alex Gonzaga. May mga ganun naman talaga, di ba? So, they're being true to themselves. Pero, madami dyan, pabor sa kanila. May mga influencers na kahit parang, okay lang naman yan. Pero pag nakita nila, hindi, nagagalit yung mga tao eh. Oo. Ano yung gatungan natin to? Gatungan natin ang apoy. Gatungan natin ang apoy hanggang lumawak yung apoy. At ang nangyayari sa mga, sa netizens, nababaliw ang mga tao. Oo. Nababaliw ang mga tao na they think na unang-una parang masama yung mundo, 'di ba? Na madaming mga political issues na nagkakaganyan, 'di ba? So magagalit ang mga tao at tingin nila is
the world is far worse than they think it is. Diba? Than it really is pala. So, mag-ingat din tayo sa mga pakikinig ng ganyan. Kasi masaya din naman kasi makinig. Pero dapat, gamitin pa rin natin ang sarili nating mga pag-iisip. Kasi, kahit no matter how much you like the people who are talking, meron ka pa rin sarili. Meron ka, kumbaga pakinggan mo pa rin yung sinasabi ng puso mo. Just because yung influencer or YouTube personality na pinafollow mo is may opinion. Or hindi, mahal mo. Oo, diba? Gusto mo. Hindi kailangan na magtugma kayo parati eh. Tama. Diba? Even us, diba? If you don't think that we are... tingin mo, mali yung sinasabi. At ang comics man to, bullshit si Lolo Ben, masyadong bastos. O, diba? Mga ganyan. Okay lang yun. Kumbaga, hindi kami... Kumbaga, kung hindi naman tayo babastusin, okay lang yun. Kasi this is... Kaya nga sausawan ng pangalan ng podcast natin eh. Lahat pwedeng sumausaw. Pwede kang magbigay ng opinion mo. Basta okay ka lang. Kumbaga, hindi ka bastos, hindi ka... Free country to, free speech podcast to. So parang free speech din yung mga nagko-comment dito. Oo, you can disagree with us. Pero you can also, at least, if you're gonna disagree, at least... hear or understand where we are really coming from. And yun lang ang hiling ko sa mga tao. And ang pinakamapanganib na gawin ay panghawakan mo yung sinasabi ng isang tao. Nung bata ako, pinanghahawakan ko yung mga sinasabi ni Tupac Shakur. Oo. Pero nung tumanda na ako, nakita ko, putak, criminal to. Parang, hindi dapat to gawing role model. So, pero gusto ko pa rin siya kasi gusto ko yung rap niya, yung swag niya. Oh. Pero ngayon, meron akong open mind na sabihin na ito lang yung mga gagawin ko na ginawa niya. Ito yung mga hindi ko gagawin na ginawa niya. Yes, you can differentiate the person from the art. Tama. Anyway, tignan natin kung mauungkat pa ulit tong Alex Gonzaga. Pero hopefully, naintindihan nyo where we're coming from. We are not saying that Alex Gonzaga, what she did is wrong, na parang kailangan kampihan natin siya. Hindi ganun. Ang sinasabi ko lang is yun nga, madaming, kumbaga, yung mga ganitong pagklase ng attention na binibigay mo sa isang celebrity, that is way more than they warrant na healthy para society. Para sa society. Saka, diba? Hindi mo alam yung buong pangyayari from an 11-second clip or story. Kagaya ito nung nangyari sa LRT, nung time ko, nung college ako, merong viral student, si Amalayer. Si Amalayer. Amalayer. So, ang na-videohan lang nun, nung sinisigawan niya yung lady guard, na sinasabihan niya, Amalayer. Yung pala, nangyari doon, binubullshit pala siya nung lady guard na yun. And meron siyang mental health condition, parang may ADHD yata siya o may ADD. And na-trigger yung kapansanan niya na yun. Kaya nag-amok siya. Kasi trigger mo ang isang mentally disabled person, kaya mag-aamok talaga siya. Buti na lang, wala siyang shotgun. Kung hindi... Malamang di siya umiinom ng meds kagaya ko, kaya may delay. Oo. So ngayon, ang na-videohan, yung incident na sinisigawan niya yung guard, yung lahat ng mga tao, kinampihan yung guard kasi guard nga naman, di ba? At saka lasalista siya, di ba? Oo, parang... Ang inong kunyitang babae ito, pa-English-English ka bang hindot ka? Doon pa lang pa-English-English, estudyante, tapos isang hamak na security guard na malamang hindi mapera. Pero hindi mo alam, kahit hindi ka mapera, nagiging kupal ka rin. Oh. Diba? Same goes for sa mga mayayaman. Hindi lahat ng mga mayayaman ay mababait. Oh. Although pinapalabas nila, mabait sila. Diba? Mga politikong kunwari mabait. Para sa mahirap. Pero pag nakadaligod kayo, nag-alcohol ng mga kamay kasi baka magka-COVID sa inyo, niyayakap kayo. Pero pagdating sa mga asawin na anak ko, honey, niyayakap ko si Aling Elsa kanina, ang baw-baw ng kanyang kilikili. Mukhang may algae. Putang ina, gusto ko i-shot kanyang pagumukha niya. Lalo ko manalo sa eleksyon, kaya win-win gatsalyan. Oh. Pero kahit na ganun si Aling Elsa, ano pa rin siya? Papatulan ko pa rin siya para sa election. Anyway,
Tapusin na muna natin itong Alex Gonzaga. Mukhang solve na ang ating mga sausaw. Okay. Comment. Dito natatapos sa episode na ito. Comment kayo. At saka, again, kung hindi kayo agree sa amin, okay lang yun. Okay lang yun. Ganun talaga. Fight us. Oo, kasi actually, nung una, si Chris, kala ko nga, parang magdi-disagree kami. Pero pero parang nahulasan si Chris afterwards eh. Nabuhusan ako ng holy water. Hindi, yung nga eh, bro. Ito nga eh. Hindi ka dapat masold sa isang idea at hindi ka dapat maging attached sa isang idea. Tama. Dapat kailangan mag-back away and then rethink yung idea. Tapos, nga no. Tapos pakinggan yung puso mo at yung utak mo parang, nga no, may ganito rin palang idea. Yan yung critical thinking. Yan ang tunay na critical thinking na tinatawag. Hindi yung basta ka lang kung ano yung una mong emosyon, di ba? Yung emosyon. Putang ina, pinahiran yun ng putang ina, ng cake. Tapos na. Kaya abangan nyo yung aking The Comics Man Method. The Comic TM. TKM. TKM. Tikim. Tikim, nga, no? Tikim and portion. Ito ba yun? Diba? Abangan ang tikim ni Gerald. Yun. Pero yun muna. Maraming salamat sa lahat ng mga nagfa-follow ng podcast na to. Share nyo yung usapan namin ni Chris. I'm sure you enjoy this one. Kasi ako, na-enjoy ko tong conversation natin. Palakihin natin tong kultong to. Okay. Hanggang makarating kay Alex Gonzaga. Tama! Alex Gonzaga, i-guest mo kami sa podcast mong hayop ka. Ako, okay lang kahit di podcast. Basta i-prank mo ako. I-prank mo si Lolo Ben. I-prank mo. Kunwari, lalagyan kita ng shotgun sa bibig. So, tropa niya si Idol Ruffy. Tropa ba niya? Oo, tropa niya yun. Lagi siyang go-to. Parang pag may sabit si Idol Ruffy, parang, hindi, gawa tayo ng, parang wala lang na vlog kasama si Alex. So, may mga times na parang pinaprank ni Alex itong si Utol. Parang ganun. Alam mo, nakakabawas ng pagkalalaki yan, Utol. Tigil-tigilan mo na yung company kay Alex. Lalong-lalo na't senador ka na. Oo. Senador. Alam mo, Alex, pinapababa mo yung masculinity ng aking kuya. Dapat siguro, gawin mo siyang matapang. Oo, tama. Dapat pahiram mo yung kanyang edits ng cake. Baka maging matapang yung kanyang bulldog. Kasi anyway, mga bulldog yung titi nun. Anyway. Tapusin na muna natin ito. Ano kayo mga bulldog na yung titi ni Raffy? Hindi natin alam yan. Isang congressman lang ang nakakaalam yan at ang kanyang mga dating asawa. Yan. Anyway, tsaka na natin pag-usapan ibang yun. Ibang topic yan. Ibang topic yun. Maraming salamat sa mga nanonood ng Sausawan Podcast. Out na? We are out. We are out, motherfuckers. Yeah. All right.